Okay, good morning po sa ating mga taga-subaybay. Okay, so meron po tayo ngayong repair dito. Ito ay Acer Aspire E5-475. Ang problem ito ay power. So, similar na similar po ito dun sa ginawa natin. Dun sa last video natin. So, no power din po ito. So, i-try po muna natin siyang i-power. Dali ha. Kunin ko lang po itong ano. Okay lang, kunin natin. Okay. So, dun sa mga aspirant ba tawag doon? Sa mga technician ng mga bago lang ano, mga beginner. Sa mga technician na aspirant ano, gusto mag laptop repair, so mag-subscribe na po kayo dito. So ituturo ko po sa inyo yung mga technique, yung hindi na yung ano, yung marami pang pasikot-sikot. Shortcutin na natin. So ganito muna mapapansin niyo po, okay, mayroon po kayo nakikitang dali ha. Saan ba ako dapat? Okay. Napapansin niyo po, meron po tayo ditong voltage. Dali ha, ayan. Voltage. Meron po tayo dito sa baba ng voltage natin. Meron pong ito po. Okay, ayan. Yan po yung current. Okay. So, naka-switch off pa siya. Switch on natin. Okay, so ang gagawin po natin ngayon ay okay, ipa-plug po natin siya. Che-check natin kung magkakaroon siya ng voltage drop. Yan pong tatandaan natin. Pa-plug natin. Okay, so hindi siya nagkaroon ng voltage drop. So indication nito na good yung kanyang primary power papunta doon sa primary MOSFET o protective MOSFET. Ang protective MOSFET, siya yung nagko-close nung power from input papunta doon sa output. Kinoclose, kinakat niya yon dahil may nasisend siya na short doon sa internal, sa mga isa sa mga secondary power or after nung current sensing resistor na tinatawag. So siya yung gate, merong gate doon, so kinakat niya na yon. Merong ibang model na pasok pag shorted yung mga input dun sa mga secondary power supply, hindi nagpo-protect yung ibang MOSFET. So tuloy-tuloy pa rin yung power dun. So dito wala siyang ganon. Kumbaga meron siyang protection talaga. So napapansin nyo, pumipitik yung ating power supply. Try natin siyang i-power on. Hindi siya nagpa-power on. Okay, hindi siya nagpa-power on. Okay, start na tayo. Disassemble muna natin tong laptop na to. So, check. Nasaan na yung ano? Ito pa na. Bro, pakuha mo na ito. Okay.
Copycat lang, pricey din ano. Oo nga, basta may lakas ka, pwede kang kumita eh. Kung hayaan ang nawala, babalik yun. May lumipad na isang buong bubong ano, tapos lumipad sa iyong ano. Oh. Hindi na siya mahirap buksan ah, mukhang... Okay, so... Tanggalin muna natin talaga lahat. Kasama na yung... Ito lang po ang matagal sa magre-repair natin, yung disassembly tsaka yung assembly. Pero gusto kong ipakita na from assembly to repair and disassembly, repair and assembly ay maano natin, may pakita natin. So ngayon ito po yung ating motherboard. Kunin natin yung kanyang DC jack connector. Okay, so close up ba? Close up natin. Okay, so ito na yung ating motherboard. So
So ikabit natin yung ating DC jack. Okay. So ngayon, ang gagawin po natin ay ipa-plug natin yung power. Okay. Nakikita nyo po. Ayan. 19 volts. Okay. So, 19 volts. Hindi siya nagkakaroon ng current draw. Wala siyang standby power. Iwan natin. Ay, check natin. Lagay natin siya sa voltage, DC voltage, voltmeter. Then check natin kung meron siyang 19 volts dito. Okay, meron siyang 19 volts dun sa kanyang DC jack. Then pupunta tayo doon sa primary MOSFET. Okay. Ito yung primary power rail niya. Okay, meron tayong 19 volts. Gamitan natin ng microscope. Wala yung microscope ko. Oh, wala tayong microscope ah. Okay, lagyan na lang natin. Masyadong maliwanag ah. Stop. So wait muna. Patayin ko lang yung electric pan. Okay na. Ay bro, sandali lang. Sasaglit na ako sa bangko. Okay. So check natin kung nasaan na yung power. Okay, so ito yung ating ground. Sound check. Sound check. Okay. Ito yung ating positive. So meron tayong 19 volts. May 19 volts sa primary MOSFET natin. Okay. Meron tayong 19 volts. Check natin yung output dito sa may source. So hanggang dito lang, wala hanggang dito lang yung power natin. So check natin kung meron siyang gate. Kasi itong gate na ito, may power din ito. So, walang power yung gate natin. So, normal yon. Wala tayong power dito sa source. So, check natin dito kung may short. Kung may short dun sa after ng current sensing resistor. So mag-test tayo ng isang capacitor dito. Okay, dito sa input capacitor, ito po kasi input capacitor to, isa, dalawa. Okay.
So mamimili lang tayo ng input capacitor dito. So explain ko lang ito, yung mga power supply natin dito. Ang power supply natin is combination siya ng coil, 2 MOSFET at saka output capacitor. Ito 'yon. So dito ganun din. Coil, 2 MOSFET, output capacitor. So yung kanyang input ito po. Ito yung kanyang input. Itong rail na ito. So check natin to kung shorted. So set natin sa buzzer mode yung ating tester. Okay, hindi lang natin mapakita yung tester, no? Okay, test. Okay. Okay, so shorted to ground yung ating primary power rail o yung 19 volts power rail or yung B plus power rail. Shorted. So shorted din ito. So ang gagawin natin, ang technique na gagawin natin ay voltage injection. So paano natin gagawin yon? Yung voltage injection natin. So first, set natin, okay, yung ating power supply sa, okay, 5 volts. Naka-memory na yung power supply natin. So, meron tayo dyang 5 volts. Okay. Set natin yung ating current na, okay, 3 amps. Okay na yan. Tapos, kukuha tayo ng pang voltage injection. Okay, so meron tayong positive and negative probe block. Yung negative natin, positive natin ay red. So ipa-plug natin siya sa ating power supply. Okay. And then yung negative. Okay, check natin. Okay. Okay, dito tayo. Okay, so ito yung ating ground. And then hanap tayo ng positive. So try natin dito sa ating current sensing resistor. Okay, so shorted siya, kung mapapansin nyo po. Ayan. Okay, tingnan natin. Siya ay mayroong voltage drop, 3 volts. So, ang gagawin natin, ito yung diniscuss ko kahapon. Ang technique natin, kakapain natin kung alin doon ang umiinit. So, habang kinakapa natin siya, dapat naka-inject tayo ng 5 volts doon sa 19 volts power rail. Okay? So, lagay natin. Okay? Nakikita nyo? Okay? 3 volts. So, meron siyang voltage drop. Ibig sabihin nun, siya ay shorted. Okay, so kakapain natin. Yan yung technique na ginagamit dyan. Okay, parang may nakakapa na akong mainit. Okay, meron, meron. So
Andito tayo. Ayan, gagamitin natin tong Fuji Lighter Fluid para matrace natin kung alin ang umiinit. So dito sa bandang ito may umiinit dito. Okay. Parang yun, oh. Okay. Check natin sa microscope. Okay. Pakita mo natin sa malaking ano. So, yung short natin ay nandito. So, tingnan natin siya sa microscope. Okay. So, ano po nangyayari sa kanya pagka-shorted siya, no? Ayun. Kung mapapansin nyo, yung physical appearance ng ating capacitor ay para na siyang ayan o, broken na siya, broken. Okay, so anong nangyayari sa kanya? Pag pinlag natin yung power doon sa power rail. Okay, lagyan natin siya na, ayun. Yan ang nangyayari sa kanya. So, simple lang. Okay. So, na-trace na natin kung ano yung cause ng sira. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin muna siya. Ito po yung mga sira na common sa mga laptop. Basic po ito eh. Pero medyo madugo lang dito yung paghahanap. Okay. Maraming nababasang laptop ngayon gawa ng bagyo. Okay, what? Ano nangyayari din sa akin? Okay, pwede ko siyang i-hot air pero mas preferred kong gumamit nitong kasi kapag hina-hot air natin minsan ay lumulobo o pumuputok yung ano. Parang may problem na itong aking ano. Naka 5 volts lang ako. Okay. Check natin ulit. Tanggal na po yung capacitor. Nakaangat na po. Para sure, tanggalin na natin buo. Okay, tanggal na. So, check natin ulit. So, ulit, tingnan po natin. hindi ko makita yung okay, check po natin ulit. Okay, ito yung voltage po natin is 5 volts. Tingnan po natin kung magkakaroon siya ng voltage drop. Okay. So, nakikita natin. Ayan. Hindi na siya nagkakaroon ng voltage drop. Yung 5 volts natin, 5 volts na talaga siya. At nagkaroon tayo ng 5 milliamps. So, ibig sabihin, normal na siya. Tanggal na natin yung sirang pyesa. Okay, so, gaya ng sinabi ko na nakaraang video, ay ito meron na akong guess. Yung guess ko dito, since siya ay nasa primary power rail, itong capacitor na to, since siya ay nasa primary power rail, so ina-expect ko na yung value niya is 50 volts 5 microfarad. So, ina-expect ko na yung ating
Capacitor na ito ay 50 volts, 5 microfarad. So, ang gagawin natin, saan tayo kukuha ng capacitor? Kukuha tayo ng capacitor din doon sa mga lumang board. Kukuha tayo. Okay, meron tayo dito. So, hanapin lang natin yung power rail. Okay, so explain ko doon. Ito po yung pagkukuha na natin. Explain ko lang ano. Okay. So tayo ay kukuha doon sa primary power rail, yung input capacitor. So kung manonotice natin, mayroon tayo ditong power supply. So coil to MOSFET. So ang ina-expect ko, ito yung output, ito yung input. So isa dito ay kukunin natin, siyang ipapalit natin dito sa isang laptop na to na may sira doon sa okay dito. So yung iba hindi na nila yun inano, hindi na nila yun pinapalitan. Okay din naman, papalitan mo, okay din naman, basta same. Okay, same capacitor lang ilalagay natin. Nagigets mo, bro? Nagigets mo yung ating ano? Madali lang ano? Baka bro, meron kang ano? Meron kang tanong? O di ba, meron kang ibang paraan? Pwede nating ano, kasi ako kasi naniniwala na mayroon pang ibang paraan bukod dito sa alam kong paraan. Ah. Sa drain. Tsaka din sa gate. Ah. Yung metal dock, yung pin number 1, source yun. Yun yung output. Ang input niya yung drain. Yung output niya yung source. Yung drain yung input. Yung may 19. Tapos magkakaroon ng power yung gate, dapat may power yun, yung power na mga around 24 volts para magkaroon ng tumawid yung 19 volts dun sa source. Yun ay didistribute nyo dun sa mga secondary power supply. Sabihin yung source, dapat meron yung ilan, 19 din ba yun? 19 din yun. Tapos yung sa yung gate yung pinakababa? Yung nag-iisa. Yung pinakababa? Dito. Automatic 'yan eh. Pagka-shorted 'yung ano mo, pagka-shorted po 'yung main power rail mo, automatic hindi magbibigay ng power doon sa gate. Kasi protection MOSFET 'yun eh. Sabihin 'yung kanina, wala siyang 19 volts. Pero pag sa normal meron po 'yan. Meron 'yun. Tapos yung source sa normal wala din. Sa normal meron. 19 volts 'yun. Tapos yung gate. Yung gate ay alam ko 24 volts yan usually.
So tapos na. So, check ulit natin kung shorted pa rin. Okay, hindi na shorted. Linis. Okay. Ngayon, check natin sa 19 volts. Sa 19 volts. Balik po natin sa 19 volts. Yung ating power supply, okay. Check natin kung shorted pa rin. Okay, hindi na siya shorted. Ngayon ay natin kung may power 19 volts. Sige, sige. Wait lang ha, 19 volts para hindi tumabitin. Okay, may 19 volts na tayo. Mapasok na yung 19 volts. Doon sa current sensing resistor. Ha? Okay. Ito to. Sa current sensing resistor. Ito kasi from here, i-distribute niya na yung power dito sa mga
secondary power supply. So from here, kita natin sa microscope, no? Okay, kanina yung power natin ay hanggang dito lang, ano? Hanggang dito lang. Hanggang dito lang sa drain. Sa drain ito. Ang galing sa charger ito. Ito yung may 19 volts. Dito, ito yung source. Wala tong power kanina. Ito. 1, 2, 3. Ito yung source. Dito yun naman yung gate. Ang source po yung tatlo. Yung tatlo. Yung gate natin ito. Yung po yung gate ng pinakadulo. So pansinin mo, tingnan mo, 24 volts yung gate mo. Yan talaga ang normal. Pero nung kanina po, ilan po yun? Zero. Ah, zero. Zero siya. Pagsira yung MOSFET, zero po siya. Pagsira yung power rail, nagiging zero siya. Kasi protective MOSFET siya eh. Para hindi masunog yung mga sirang, para hindi lumaki yung sira. Ibig sabihin, okay yung MOSFET, kaya lang wala sira yung circuit niya. Oh, yung power rail noon, yung track nung ano, mayroong isa doon sa track ngayon na sira, yun yung ginawa natin kanina na yung na-trace natin na sira. So ito yon. So ito yung sira na to. So yung buong track ng 19 volts power rail, shorted yun kasi shorted yung isa sa mga capacitor connected doon sa 19 volts power rail. So yun yung cause. Oh, kaya nag-zero yung ano kasi meron tong ano protection. May protection ito. Pag once nagkaroon ng short, magkakaroon ng protection, so hindi siya magbibigay ng 19 volts, 24 volts doon sa gate ng primary MOSFET. Yung nga po pa lang source, ilan po ang voltahe nan ngayon? 19 volts din. Ang 24 lang po ay yung gate. Yung gate. So automatic naman 'yon pag wala kang nakita mga voltahe doon sa mga dun sa primary MOSFET mo. Kung meron kang kagaya nito, meron kang meron ka doon sa drain. 18.19. Doon sa source, meron na kasi naayos na natin, natanggal na natin, oo. Doon sa gate 24. So good na po ito. So natanggal na natin yung sira doon sa ating motherboard. So, okay, ano yan eh? Malapit, ito yon. Ito yung track ng 19 volts positive, ano? Oh, yan yan. Oh, ito yon. Ito yung track niya. Ito yung tracks natin. So, papasok dito siya sa diode na to. Tapos, papasok siya dito sa primary MOSFET na to. So, ano lang naman yan eh? 1, 2, 3. Yan yung track na yon. Yung una-unang makikita mong MOSFET, yun yung primary MOSFET sa kanya. Meron pa yan secondary. Dito, wala tayong nakikita rito eh. After na nung current sensing resistor. Ito, after ng current sensing resistor, dito yung secondary niya. Ito yung secondary. So from here, yun, ano na yan. Didistribute niya na yung ano, supply dun sa ano. So, i-cut muna natin para ma-check yung sa isang customer. Bro, paabot nga ako, bro. Anong gagawin dito, Joel? Keyboard ang problema, ayaw mag-on. Ay, ito yun, itong customer na yun.
Bro, hindi ba siya nabubuhay dito sa ano, sa keyboard? Kasi nabasa po yung ano. Nabasa to? Palit keyboard lang ito. Palit nga po ano. Oh, palit keyboard, sabi mo kay ma'am. Sabi mo palit po kasi kay ma'am. Palit keyboard lang yan. Ma'am, palit keyboard lang. Wala akong isa. Order na lang natin. So, ang gagawin natin ngayon ay ikakabit na natin yung ating okay, babalik na natin. So estimate ko isang oras din ito bro eh. Ha? Dapat mga ano lang, mga 30 minutes. Pero syempre maraming ano eh, maraming information number. Depende, sa 19 volts, ang ini-inject ko 5 volts. Pero pagdating ng mga sa secondary power supply, ang ini-inject ko, dinedetermine ko muna kung siya by 1.5 volts, 3 volts, 5 volts. Dapat mas lower yung ini-inject mo. Mas lower. Oh, dun ka na magsasaksak sa coil. Sa coil kaya na magsasaksak. Dito ka na sa coil mag-i-inject. Nag-inject ako doon sa ano kasi nasa main power rail naman yung short. Isa sa mga capacitor dun sa main power rail. Kaya nag-inject ako doon mismo sa current sensing resistor. Tama. Current sensing resistor. Pwede rin makakapa mo kaya lang mas mabilis siyang mabilis siyang mag-init, madaling mabilis siyang masunog. Bilis siyang uminit to. Tsaka may dadagdag ako. Okay, may dadagdag lang ako dito. Ang isa sa mga causes ng pagkasira nung ano nung mga capacitor is ito pong oxidation. Okay. Pansin natin ito oxidized na to. Ano, discolorated na siya. Emra, pansin mo. So discolorated na siya. Although gumagana siya ngayon, baka sa ibang panahon bumigay na rin siya. Ano, luma na. Wear and tear na yan eh, wear and tear. Parang gulong. Pero pag nasira, madali namang i-trace. Pag yun lang. Actually, yun ang technique na yun. Makaka-repair ka na ng napakaraming no power. Yun yung ano na yun. Yung technique na yun. Okay, so testing na po natin. Kung magpa-power na po siya doon sa display. Marami akong gustong ano. Ito nga, tinuturuan ko si Brad Joel. Brad Joel, kaya mo na bang ano? Mag-no power? No power, kaya na. Magbabakasyon ako eh. Hindi, dadalawin ko yung aking kung luloobin. Dadalawin ko yung aking my father dear sa probinsya.
pansamantala muna para lang okay, naka-plug na, bubuhayin natin kung mabubuhay siya. Okay, 19 volts. Okay, ang power button niya ay nasa keyboard. Okay. So, okay, mapapansin natin meron na po siyang ilaw. Sa model na to, yung ano na yan, yung 500 milliamps, mabubuhay na tong ano, laptop. Okay. So, meron na po siyang display. So, ito po. Yan. So, ang gagawin po natin, i-assemble na po natin ito at ito po ay i-rerun na po natin sa kanyang operating system. Okay. Try na natin ulit. Ay, wala, palitan ko na yan. Pero, kung gusto mo bro mag-start ng pagre-repair ng laptop, ito talaga importante sa iyo. Yung mga 2, 5, 3,000 ito lang yung makukuha mo. Okay, pwede na rin yan. Okay. Natin yung upya. Oh God. Kailangan ko ng ano, no? Kailangan ko lang ng subscriber. Dun sa aking YouTube. Thank you.
ay nakahanap pa na ng ano mo? Nakahanap pa na ng ano? Power? Ha? Nag-charge na? Hindi, pera na. Oh. Palit bago. Ito bro, meron akong ito yung battery ko kasi yung mga built-in battery na ganito, papalitan ko na lang siya ng ganito. Kasi meron akong ano eh, meron akong welding battery weld. Papalitan na lang kasi mas gusto ko kasing gamitin yung original na battery ano nung laptop, kasi yung iba kasing generic, yung battery module niya, yung board module board niya ay iba. Yung battery na ang papalitan. No, yung cell lang, yung cell. Pwede rin. Kaya sa akin kasi yung minsan yung clearance ba. Minsan nung dating nagawa ko, maumbok yung ano, maumbok yung hinang. Nahabol ko yung ano, kung ano yung proper. Pwede rin naman yun. Ganun yung ginagawa ko dati. Okay, check na po natin. Finish na po tayo. Check na lang natin yung laptop. Okay. So, buhay na po. Okay, operating system. Okay, buhay na po itong ating unit. Ito po. So, ikakat na po natin dito hanggang sa muli. Hasta la vista, baby. Ano bang ibig sabihin ng hasta la vista? Okay guys, thank you for watching our videos. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Thank you.